Good morning mga boss. Update sa ating sili at sal. 17 days na po ito mga boss. Mapapansin natin ay may mga bulaklak na. Ito. Yan mga boss. Ngayon magpruning tayo dito mga boss. Papikita ko sa inyo kung ano yung pruning technique ang ating gagamitin. Ito yung mga boss. Medyo maganda naman ang tubo mga boss. Thank you Lord. Pero may mga ilan lang boss na may kinakain ng snails. Ito mga boss. Sayang to. Kinain ng snails yung puno. Pero okay lang. Hindi naman lahat. Part kasi ito sa ating pagtatanim na may mortality. Considered na to na mortality. Ito mga boss. Before natin mag-demo ng pruning mga boss, magpapasalamat tayo sa ating subscribers kasi umabot na tayo ng 400 plus. Thank you mga boss sa pagsubaybay nyo sa aking informal video about farming. Shout out pala sa mga kaibigan nating farmer na support sa aking video. Hindi na lang natin i-mention kasi marami sila, baka may makalimutan tayo, may magtampo. Alam na ng ating mga kaibigang farmer kung sino sila mga boss yung nag-ano sa ating mga video, nag-support din. Thank you sa inyo mga boss. Ito yung kunting siling at sal natin mga boss. Ngayon, yung gagamitin kong technique mga boss is yung Y pruning. Ang Y pruning mga boss, hahanapin natin yung pinaka sanga na parang Y. Ito mga boss. Kita ba? Ito mga boss. Nag-Y na. At may mga bulaklak na. Yung uunahin natin mga boss, tanggalin natin itong first fruit. Tinatawag nilang first fruit ito. Tanggalin natin ito mga boss. Ito. Ito. Kasi ito yung magiging konsentrasyon ng nutrients sa sili. Ito yung papalakihin niya. Ngayon, medyo hindi pa ito maraming ugat kasi bata pa. Focus muna tayo sa kaniyang branches, sa kaniyang mga sanga. Ito. Kunin natin to. Pagkatapos ay itong mga side shoots dito sa baba hanggang sa ibaba ng Y. Mga boss, dito. Kukunin natin lahat para yung ating sili pag mamunga, bali mga boss, yung focus natin dito is yung quality ng bunga kasi yung siling at sal napakamahal. Kailangan natin ng quality para makakumpit tayo sa kagandahan ng bunga. Kaya ito yung ginagamit ko na technique. May mga ibang technique pa kasi mga boss, yung top prunings, pero hindi ko i-advise yun kasi maraming bunga pero hindi natin masisiguro kung quality ba yung bunga. Kaya ito mga boss, kahit hindi madali tayo sa pag-abono, at least hindi masyadong mag-agawa ng nutrients kasi dalawang sanga lang yung sinuportahan pataas. Ganito lang mga boss, mag-pruning. Kunin lang natin to kasi bata pa, pwede na tayo gumamit ng kamay. Ito. Madali lang tanggalin. Yan. Ito. Huwag natin itong mga dahon mga boss. Isama sa pruning yung mga dahon. Ito yung nagpapakain sa ating halaman. Ito mga boss. Side shoots. Tatlo. Apat. Madali lang i-pruning mga boss. Basta bata pa. Lima. Anim. Pito. Yan mga boss. Isang advantage pa rin na pala ng Y pruning mga boss. Pag lumalaki na itong sili, may ano dito, may access ng hangin. Labas-pasok yung hangin natin mga boss. So, napakaganda sa sili na may
hangin na papasok. Ito mga boss, ganyan lang, hanggang dito lang, dito sa Y pataas yung bubuhayin natin ang mga sanga. Ito yung mga technique natin mga boss. Sana subaybayan yung paglaki ng ating sili. Ibablog ko to hanggang sa lumaki na to. Magpapasalamat tayo sa mga sa ating sili mga boss. Maganda yung tubo. Shout out pala boss sa ginagamit kong abono dito. Pure organic to mga boss. Tinatry ko talaga yung pure organic. Yung ginagamit ko nito na fertilizer is ipot ng manok, vermicast at saka omega ng Bioagronica. At mga foliar sa omega pa rin mga boss. Omega, Bioagronica. Sorry. Yan lang mga boss, from fungicide, insecticide at saka carniol fertilizer. Ito mga boss. Ito, kunin natin. Seventeen days yung atsal natin mga boss. 17 days old. Ito, kunin natin. Madali na lang kunin kasi medyo bata pa. Huwag lang isama yung kaniyang dahon. Yung side shoot lang mga boss. Check natin kung may bunga. To first fruit, kunin na lang natin to mga boss. First fruit. Yan. Okay. To may Y na mga boss. Oh, may Y na. To side shoots. Okay. Ganyan lang mga boss. Okay. Thank you. Oh, ito na yung ating sili. Oh. 17 days after transplant. Yan. Thank you. Ito lang muna mga boss.